Mga kalupa, magandang tanghali sa inyo. Ngayong araw na ito, may ipapakita ko sa inyong gulay at ito ay kailangan nyong malaman. Kasi nga, ito ay hindi pamilyar sa atin. Kahit ako, mahilig ako sa gulay, simula't simula, nung bata pa ako. Pero, itong gulay na to, talagang ngayon ko lang nakita. Ibinigay sa akin to ng supervisor ko, na itanim ko daw na galing sa Indiano na kaibigan niya, ibinigay yung buto sa akin at itinanim ko na nga. Nang isinarch ko sa YouTube to at saka sa Google, ang pangalan nito is Swiss chard. So sa pangalan pa lang hindi na ako pamilyar, mga kalupa. So sigurado sa inyo rin dito sa inyo pamilyar. Ako ngang mahilig sa gulay, pero ngayon ko lang din nakita ito eh. Pero meron siyang pagkakahawig sa pechay, mga kalupa. Hindi to madalas makita sa palengke. Nakikita to sa mga kilalang supermarket or sa loob ng malls na supermarket. Doon lang siya makikita. Pero dito sa palengke na ating madalas bilihan o sa talipapa, hindi natin to makikita. O ikumpara mo sa spinach, sa 10 gulay may isang spinach na makikita ka na nagtitinda. Pero ito talaga, hindi ko pa to nakita talaga sa palengke. So ipapakita ko na sa inyo, mga kalupa, ito. Itong Swiss chard na to. Kilatisin natin. Ha? Sige, mga kalupa, kilatisin natin para mapamilyar din kayo. At masabi ko rin sa inyo kung anong mga benefits na ito. Mga kalupa, ayan, no? Makikita nyo pa lang sa kanyang katawan, kulay dilaw na siya. Meron din siyang pula. Ito, maliliit pa. Ano pa lang to? Isa't kalahating buwan simula nung tinanim ko. Ayan pa siya yung iba niya. Kung titignan mo yung dahon niya, may pagkakahawig sa pechay at saka sa katawan niya. Sa katawan niya, makikita mo tignan mo ito mula sa kanyang tangkay hanggang sa dahon, makikita natin pagkakahawig niya sa pechay. Pero yung kulay talaga mapapansin mo, pati yung puno niya sa kulay, makikita mo talaga na iba siya sa pechay. Pero sa pinakapuno niya, yung pinakatumpok niya, kumpol, mapagkakamalan mo siyang pechay. Ito, yung isa pang nagpukaw sa akin, ng kulay niya. Ayan, oh. Meron siyang red. Yan. Ayun pa, dito pa. Ayan. Mga Swiss chard yan. Malaking tulong to sa inyo, mga kalupa, kasi kailangan natin ma-explore yung mga gulay at maging curious tayo, dahil lahat naman ng gulay masustansya. Oh, dilaw yung kanyang pinakapuno. Ito, ayan. Ito pa. Ayan, mga tanim ko. Ito yung pula. Ito, ayan, pula niya. Gayuan natin. Pwede ko na siyang i-harvest. Siguro mga 2 days to 3 days pa.
Ayan mga kalupa, nakilatis na natin yung uri ng halaman na to, itong Swiss chard na to. So bibigyan ko pa kayo ng impormasyon tungkol naman sa benefits. Una muna sa pangalan, ito rin ay kilala sa Rainbow Swiss, kasi nga sa katangiang iba't ibang katangian niyang kulay, at meron din tong 10 benepisyo sa ating katawan. Unang-una, high fiber. Ayan, tapos mababa siya sa calories sa mga sakto to, sa mga magda-diet. Napaka-effective niya sa mga magpapababa ng timbang. Ito yung madalas ayon sa akin pagsasalita. Tapos isa pa sa pinakamahalagang benepisyo nito, na ito ang madalas advice ng doktor sa mga diabetic. Yan ang pinakamahalaga nito, na dapat nyong malaman mga kalupa. Kung gusto nyo pa malaman ang iba pang katangian ng halaman na to, i-search nyo siya. Sigurado mga kalupa, malaki maitutulong sa inyo, sa kalusugan nyo. Oo, kasi curious lang ako sa halaman talaga nito, kaya tinanim ko. So ngayon sana yung impormasyon na naibigay ko, kahit konti, kayo na magpayaman. Kung sino man gustong mag-farm nito, tanungin nyo sa mga source nyo. Kung magtatanim kayo, malaking tulong to, at makilala to sa ating bansa. Kasi talagang hindi talaga pamilyar sa akin tong ano na to, gulay na to. So sana nakatulong tong impormasyon na to na ibinabahagi ko sa inyo mga kalupa. So hindi ko napapatagalin ang vlog na to. At sa mga new subscriber ko mga kalupa, ipinapangako ko, gagawin ko ang lahat, ano man ang maganda na maibabahagi ko sa inyo, mga bagong kaalaman tungkol sa agrikultura. Ayan po. So shout out lahat sa subscriber ko, salamat sa pagtitiwala nyo. At gagawin ko lahat para mapagsilbihan kayo ni Maglulupa. So laging magtanim mga kalupa. Hanggang dito na lang ang vlog na to. Maraming salamat sa inyo.